Muli't muli po, magandang kaliwanagan, magandang araw sa lahat at nawa ay balutin po tayo ng banal na kaliwanagan at akin pong muling ibabahagi ang isang talambuhay na katotohanan na naganap noong panahon ni Amang Jesus sa Kalangitan. Ito po ay isang matanda, kung maalala niyo po yung nasa TV na pelikula na naghintay ng sanggol na matanda. Sino po yaon? Ito po ang katotohanang pangalan niya. Siya po ay si Propeta Miguel, ang naghintay sa pagbabang Amang Jesus sa langit. Sa pagbaba ng Amang Jesus sa langit. July 9, 2020. Magandang kaliwanagan sa inyong lahat. Ang aking ngalan ay Propeta Miguel. Sa tagal ng panahon na ang liwanag ay bumaba, ako'y pinagkalooban ng tungkulin at sinabing aking hihintayin ang kanyang ipapababa. At ang kanyang ipapababa ay ang kanyang bugtong na anak at ang liwanag na yaon ang nagbigay sa akin ng tungkulin. Tungkulin bilang isang propeta. Ang aking edad noon ay 25 at lumipas ang ilang taon at akin pa ring hinintay. Ako'y hindi na nagkaroon ng kabiyak at sa bayan ng Judeo, ako'y nanirahan. Ako'y nangaral at sa kanila'y aking isinisiwalat ang sinabi sa akin ng liwanag. Ngunit iilan lamang ang naniniwala. At ang iba'y hindi makapaghintay. Marami, marami ang alipin na nahihirapan. At sa mga sakit na kumakalat, sa akin ay tinatanong at itinatanong. At kanilang binabanggit, nasaan? Nasaan ang iyong sinasabi na aming tagapagligtas? At siya'y nasaan? Nasaan? At kung ang Diyos sa langit, yun po, ay naaawa, bakit hinihintay na kaming lahat ay mawala? At ang aking sinasabi sa kanila ay, siya'y darating na. Ngunit ako'y tinulak na lamang at pinaalis. Ako'y laging nakatinghala sa langit at aking sinasambit, Ama kong nasa langit, kailan ba na iyong ipabababa ang aming tagapagligtas? At isang gabi na ako'y hindi makatulog, at ako'y nag-iisip. At lumiwanag ang aking paligid at akin na lamang nakita ang napakaliwanag na liwanag. At ang tinig ay nagsalita at ang sabi sa akin, sundan mo, aking anak, ang tatlong bituin sapagkat akin nang pinababa ang aking bugtong na anak. At dali-daling ang liwanag ay nawala at akin ngang nakita na kay ganda at kumikinang nabituin. Napakaganda, ito'y kumikinang nabituin at akin itong sinundan at ako'y naglakbay at aking naramdaman na kay haba na ng gabi. Ito'y limang araw na madilim at aking sinusundan ng bituin. At nang ako'y nakarating na sa isang tahanan na katabilang ang kasabsaban at bigla ang mahal na haring araw ay sumikat na nang bigla at ang araw na yaon ay Hulyo 22. At lumiwanag ang paligid, ngunit ako'y di makalapit sapagkat mayroon tatlong haring dumating at ako na lamang ay nagtago sa isang puno. Ngunit aking nakita ang isa ring nagtatago at nakasilip sa bintana. Sino po ba'y nagtatago na ito na nakasilip sa bintana? Ito po ay si Anghel Noe na sumabaybay po kay Amang Jesus sa Kalangitan na pinapanaog ng ating Amang Liwanag sa Kalangitan. At akin na sana itong lalapitan, ngunit ito ay nawala. At siya ay si isang anghel na nagkatawang mortal. At ang anghel na yaon ay si Noe, Anghel Noe. Kapatid,
At ako rin ay lumapit at sumilip sa bintana. At aking nakita kay liwanag na paslit, kay tagal kong hinintay. At ako'y nanangis nang naisilang na ang amang Jesus sa langit. Ang aking edad ay 227, kapatid. At aking sinambit sa maraming tao, aking mga kapatid, kayo'y magalak sapagkat kanya nang pinababa ang kanyang bugtong na anak. Siya'y pinababa na ang ating tunay na tagapagligtas at ang liwanag ay akin muling nasilayan. At isang daan na papataas ang aking nakita at akin itong inakyat at yaon na pala ang aking pagkawala. So, ilang taon pong hinintay ng mahal na propeta Miguel ang amang Jesus sa kalangitan. Ito po ay 25 years old po siya noon. At nahintay po niya, lumabas po at isinilang ang ating amang Jesus sa kalangitan nung edad niya ay 227. So, 202. Napakahaba po mga kapatid ang kanyang paghintay. Kaya po kapatid, ang katotohanan, ang pagsilang, isinilang ang ating amang Jesus sa kalangitan, Hulyo 22. So, sino po ba itong tinatawag nating Santa Claus? Sino po ba siya? Sa pagkakaalam ko po, mga kapatid, ito pong si Santa Claus ay hindi po yaon ang katotohanan ng kanyang pangalan. Sapagkat siya po ay pumanaog sa amin at nagbahagi din po. Siya po ay isang malaking tala. Ano po? Isa po siyang tala. No, yung nagbibigay ng mga regalo at minsan lang pong pumapanaog ang anghel na ito na pinangalan ng Santa Claus. Ngunit hindi po Santa Claus ang kanyang pangalan. Tatandaan ninyo po mga kapatid, ang katotohanan ng kanyang pangalan ay Anghel Florido. Anghel Florido ang sinasambit nating Santa Claus na nakasanayan. Siya po ay isang malaking tala. Ano po? Isa po siya sa pinakamalaking tala na pumanaog po noong July 22 at lagi po siyang pumapanaog tuwing July 22. Ano po? Yaon po talaga, hindi po Christmas, hindi po December 25 ang kapanganakan ng ating amang Jesus sa kalangitan, kundi ito po ay Hulyo 22. Ang aking ibinabahagi po ay katotohanan sapagkat ito po ay ang talambuhay ng mga banal na anghel na noon po sila ay nabubuhay at ang kwento ng mga banal na anghel sa kalangitan. Ito po ay katotohanan mga kapatid at hindi po maaring gagawa-gawa lamang. Sapagkat mahirap mang unawain ng lahat, ngunit ito po ay katotohanan. Makinig po kayo kapatid. Huwag humusga ng tao sapagkat maraming tao ang nagsasambit. Hindi ko po kayo hinihingan ng mga salapi. Hindi po ako nagpapatayo ng relihiyon mga kapatid, kundi ang itama lang ang inyong pagtawag. Ang tamang pagtawag ay haluan ng salangit. Sapagkat kung ama ka ng ama, ama, iligtas mo ako. Sino po ba yaon? Sapagkat ikaw ay may ama, ako ay may ama, siya ay may ama, tayong lahat ay may ama na nagsilang sa atin. Sino po ba ang pinatutungkulan natin? Kaya ang nais po ng ating amang liwanag sa kalangitan, amang Jesus sa kalangitan, na patungkulan po sila. Haluan ng salangit mga kapatid. Malalaman natin po ang lahat. Matagal na po tayong naniwala sa mga kwento na hindi naman pala totoo. No? Pero ito po mga kapatid, ang katotohanan na po na aking ibinabahagi sa inyo. Maraming salamat po at nawa po ay nagkaroon po kayo ng kaalaman at nakatulong din po ako sa inyong kaalaman. Maraming salamat at magandang kaliwanagan. Salamat po.